Darating na Sabado na gaganapin ang joint session ng Kamara at Senado para talakayin ang posibleng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Nasa ang pagbobotohan kung aprobado o hindi ang mahigit 5 buwang extension na iniingi ni Pangulong Duterte. Alas 10 ng gabi ang deadline para bumoto. Si Senador Tito Soto naman naniniwalang matatagalan ang diskusyon sa joint session kung papayagan ang 5 buwang pagpapalawig o kung 60 araw lang ang pagbibigyang extension ng martial law. Ang iba pang senador gaya ni Joel Villanueva may agam-agam sa iling na 5-month extension. Tinanong daw niya ang security officials kung anong epekto ng martial law sa international community na nag-iisip mag-invest sa Pilipinas. Pero di raw nila ito may paliwanag nung briefing kaya hinihintay pa niya ang paliwanag sa joint session sa Senado. Sa Sabado naman, 22 senador lang ang maaaring makaboto sa joint session. Bakante kasi ang pwesto ni ngayon Secretary Alan Peter Cayetano ng DFA. Nakakulong naman sa Senador Laila De Lima. Pero kahit pa kumpleto ang 24, matatabunan pa rin ang boto ng mga senador dahil sa dami ng mga kongresista. Joint voting ang gagawin sa sesyon alinsunod sa saligang batas. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, baka pwedeng pag-usapan ang naturang issue dahil tila mawawala ng saysay ang boto ng mga senador.